Magandang araw mga boss, mga bae. Welcome to my YouTube channel sa Kuya Ray TV. Isa naman pong panibagong malupit na hard just puzzle ang isishare ko sa inyo ngayon. Ito po ay 3 moves made. Paano mo ito mamatihin sa 3 moves lang? Kung isa ka sa mahilig maglaro o mag-solve ng chess puzzle, pag-aralan mo ang palaisipan na ito. Kung sakali nakuha mo ang first move, kailangan alam mo rin ang second move at third move sa bawat move ng black. Kapag hindi mo alam yon, sigurado hindi mo masosolve ang problem na to. Kapag nakuha mo ang kasagutan sa chess puzzle na to, sigurado may hirapan sa pag-solve ang bawat makalaro nito. Kung sakaling hindi mo pa rin kuha ang tamang move, samahan niyo ako hanggang sa dulo ng video ito at ituturo ko sa inyo ang mga sikretong move kung paano tinalo ng white and black. Bago natin simulan mga boss mga bay, kung maaari po sana, paki-like at paki-subscribe ko bilang tulong na rin po sa aking munting channel. At paki-click na rin po ng notification bell para lagi kang updated sa mga bagong video na aking i-upload. Maraming salamat po at umpisahan na natin. Ang sulong po dito ng black ay dito po ang tungo sa 1 at ang white naman po ay dito po ang tungo sa 8. Ang unang ko na ipapakita sa inyo ay ang mga maling sulong ng white. Halimbawa, pagka kinain ng pawn ang horse sa E7, so pag dito siya nag-check, iwas lang. So, ang sagot naman dyan ng black ay pagka yan naman ay naka-dama na, talo siya dyan. Kaya, obligado niya talagang kainin yan. So, ang sagot naman dyan ng white ay dito lang siya nag-check sa D. Check. Checkmate. So, mati siya dyan. So, dito natin. Pag ito naman ang kinain ng king, ganun pa rin yan, mati pa rin. So, mati siya yan sa move ng pagkain niya ng apon. So, ang tamang kasagutan niya lang dito sa move na to, so, pag kinain niya to, ay ang isasagot lang dyan ay kainin lang yan ng bishop. So, yan po ang tamang move. Pagka siya naman na nag-check dito, so, iiwas lang. Pagka siya naman ay nag-check din dito, harang lang. So, walang mati. Pagka dito naman siya nag-check, so, kainin lang itong horse. So, walang mati. Tinatim. Sakali naman ang i-move naman diyan ng ano ng white itong isang pawn. So ang isasagot lang diyan ng black ay pwede lang ang horse sa C. So ano naman ngayon ang kanyang pang two moves. So pag nag-check siya dito, yan ay iiwas lang. So pagka wala siyang ibang pang check kundi dito, check. Pwede harang lang. So, walang mati. Pagka siya naman uli ay nag-check dito, check. So, iwas lang. So, walang mati. Dito, alit. Yan, nahihirapan talaga ang white kung paano niya matihin ang black. So, check naman dito ang horse. So, pwede niya kainin niya ng bishop. Check. So, iiwas siya ngayon. 2 moves na. So, ang pwedeng gawin ulit dyan ng black ay kainin lang itong pawn. So, ano ngayon ang kanyang pang second move? So, pag nag-second move ulit siya dito, ay
iwas lang. Pag turn loop niya man ay dito, iwas pa rin. So, walang mate. So, ulit natin. Talagang gustong subukan ng white, ng move na paano talaga niya matihin ang black. Pero ay wala, hindi pa rin niya mamate. Dito na ulit, ito yung pinakang move na ano na, mabigat ng white pero hindi pa rin niya kaya matihin ang black. So, pag dito siya na-check, iwas lang. Wala siyang ibang iiwasan. Pag nag-check siya dito, kainin lang itong bishop. Pag wala na siyang ibang pang-check dyan, check siya dito, iwas lang. So, walang mate. Ito natin. First move. So, iiwas lang ang king. Pag siya naman ay nag-check dito sa C7, iwas lang. Pagka siya naman nag-turn move dito sa C5, check. Kainin lang itong pawn. Walang mate. Kung sakali naman na dito naman siya nag-check, check. Kakainin lang uli ang bishop. Walang mate. Kung sakali naman na dito naman ang kanya si-check, check. Walang mate. 3 moves na yan. Walang mate. Pwede ka din yan. Hirap na hirap ang white sa kanyang bawat move. So, yan po ang mga ginawang atake ng white na kahit anong move ang kanyang ginawa, hindi pa rin niya kayang matihin ng black. Pero kung sa tamang move naman, black naman ang nahirapan sa bawat sulong ng white. Kung nais niyo po kong i-solve ang puzzle na to, post niyo lang po ang video para mahanap niyo po ang tamang solusyon. Kasunod na po ang tutorial pagkalipas po ng ilang segundo. Okay. Ito na po ang mga solusyon sa hard chess puzzle na to. First move. Ang bishop ay nag A7 lang. So, yan po ang first move. So, sa move na yan, ang black king ay wala nang ikikilos. So, yan po ay dito bawal siya. Dito bawal na siya dyan. So, ang pwede nang ikilos dyan, itong pawn, bishop, at saka horse or knight. So, isa-isahin po natin yan. Kung sakali naman, ang move dito ng black ay itong pawn. Ang second move dyan ng white ay dito lang sa D, check. So, sa move na yan, hindi na siya pwede dito, hindi pwede kainin to. So, dito na lang siya sa C6. So, ang pang third move dyan ng white ay dito lang sa E8. Check. Checkmate. So, hindi na siya pwede dito. Mayroong bishop. Dito naman. Mayroong bishop din. Dito, mayroong pawn. Dito, mayroong pawn. So, yan po ay mate. Ulit natin. First move. Pag ang bishop naman ay nag E5, check. So, ang second move dyan ng white ay kinain lang ang bishop ng knight. Check. So, sa move na yan, ang imumove na lang dyan ng black king ay dito na lang siya sa D6. Dahil dito, bawal na siya dyan. Bawal dito. Sa taas. So, kainin na lang niya ang pawn. So, ang third move ng white ay dito lang sa BA. Check. Checkmate. So, hindi na niya pwedeng kainin ang horse. Protektado na yan ang queen. So, dito, hindi na siya pwede. Dito, sa dalawang white square na yan, sakop yan ang horse. So, dito naman, ay sakop naman yan ang bishop. So, yan po ay mate.
natin. So, first move. So, tapos na tayo dito sa move ng bishop. Pag ang move naman ng bishop ay dito sa G7 or H8, at saka dito naman, alin dito, o kaya dito. So, iisa lang po ang kasagutan ng white dyan. So, ang pang second move ng white ay dito pa rin siya sa D8. Check. So, kagaya kanina, wala na siya iyang move. Dito lang siya sa C6. So, ang third move ng white ay dito lang sa E8. Check. Checkmate pa rin yan. Dahil lahat yan, meron ng gwardiya yan. So, yan po ay mate. Tingnan. So, tapos na tayo sa bishop. So, ang susunod dito ay mga move na lang ng horse. So, dito sa move na to, ito na yung pinakang crucial move ng white, na talagang talo talaga ang black dito. Pag hindi mo alam ang kasagutan sa move ng horse, hindi mo ito kayang matihin. So, kagaya nito, ang horse ay nag-D5. So, ang sagot lang dyan ng queen ay nag-C6. Sacrifice queen. So, ang pwede nang takbuhan dyan ng king, dahil yan ay check. So, dito na lang siya sa E6 at pwede niyang kainin ang queen. So, pag kinain niya ang queen, ang turn move ng white ay dito lang sa A4. Check. Checkmate. So, hindi pa rin siya pwede dito dahil meron pa rin bishop. Dito naman, pawn. May pawn. So, dito, sakop na rin yan ng bishop. So, yan po ay mate. So, dito natin. Pag siya naman ay E6. So, ang turn move dyan ng white ay dito lang sa D5. Kinain lang ang horse. Check. Checkmate pa rin yan. So, hindi niya pwede kainin to. Suportado yan. So, hindi na rin siya makabalik dito dahil may mga gwardiya na yan. So, yan po ay mate. So, ulitin natin. So, ito na po yung last solution. At ito yung pinakang patinding atake pa rin, o malupit na atake ng white, na talagang mati talaga dito ang black. So, first move. Ang move na lang dito ng horse ay dito sa G8. Pwede siya sa G6. Saka pwede rin siya sa C8. At saka dito sa C6. So, sa mga move na yan ng horse, iisa lang ang kasagutan dyan ng white. So, ito yung mga tira pa rin na talagang hindi akalain ng black na talo talaga siya dito. So, ang second move ng white ay dito lang siya sa C8. Check. So, yan po ay wala na rin tatakbuhan iba dyan. Ang king dito, hindi pwede. Dito, mayroong pawn. So, dito sa taas, mayroong queen. So, obligado niya talagang kainin ang queen. Kinain niya yan, ang third move ng white ay dito lang sa E6. Check. Checkmate. So, lahat po ng kanyang ikikilos dyan ay may mga gwardiya na yan. Dito, may bishop. Dito naman, may pawn. Dito, may pawn. So, dito, may knight. So, yan po ay mate. So, yan po ang mga malupit na atake ng white na hindi na kayang dipinsahan ng black, dahil sa bawat move ng white, hirap talaga ang black. Isa pa rin to, mga boss, mga bay, na pwede nyo laruin o episode sa inyong kaibigan, kabarkada, katropa, habang walang ginagawa. Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. Hanggang dito na lang. Maraming salamat po. Shout out po sa inyong lahat.